Ipa dadako na po tayo sa pagbibigay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Bilang 23 verse 19. Numbers 23 verse 19. Basahin po natin. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Amen? Purihin po ang Diyos. Napakaganda po ng versikulong ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, itong verse na to ay quiet time ko po kanina, madaling araw lang po. Ito ay binabasa sa akin ng Panginoon. Amen? Dito, sinasabi rito na ang Panginoon ay hindi po sinungaling sa lahat ng mga pangako niya sa ating mga buhay. Hindi daw siya nagbabago sa kanya mga sinasabi, at ang lahat ng mga pangako niya sa buhay natin ay kanyang ginagawa. Napakaganda po, no? Ano po yung mga pangako ng Panginoon sa atin? Alam po ba natin bilang Kristiyano yung mga pangako ng Lord sa ating mga buhay? Amen. Ano po sabihin po, alalahanin po natin yung sabi ng Panginoon, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, siksikliglig, umaapaw, walang sukat, ikalagyan. Ang sabi ng Panginoon, magbigay daw po tayo. Matthew 6:33, ang sabi noon, unahin mo ang Panginoon at ang lahat ng bagay ay ibibigay niya sa iyo. Amen? Marami pa pong verse ang kung titingnan natin, Kawikaan 11:24, sabi doon, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Marami pa po, Malakay 3:9-10, Proverbs 3:9-10, nandun po lahat ng pangako ng Panginoon. Ano naman po ang nais ng Diyos? Para tuparin niya lahat ng mga sinasabi niya ito. Kasi ang sabi niya rito, hindi siya sinungaling. Kung ang tao ay sinungaling sa atin, ang Panginoon kahit kailan hindi siya nagsisinungaling sa atin. Lahat ng mga pangako niya, tutuparin niya at patuloy niya talagang tinutupad sa ating mga buhay. Ano naman po ang sabi ng Lord? Ano sabi ng Panginoon? Magbigay po tayo. Maging tapat tayo at patuloy na sumunod sa mga nais niya na gawin natin. Amen? Sa kagaya ngayon sa oras na ito, anong nais ng Panginoon? Nais ng Lord na ibigay natin na may katapatan ang ating mga tithes and offering. At ang sabi niya nga, kapag ibinigay natin na may katapatan ang ating mga tithes and offering, talagang ibubuhos niya sa atin. Ang sabi sa Malakay 3:9-10, bubuksan niya ang durungawa ng langit para ibuhos sa atin ang masaganang pagpapala. Gusto po ba natin ang bagay na yon? Amen! Ako gusto ko po yun. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, alam nung nabasa ko ito kanina madaling araw na quiet time ko po ito, napakaraming bagay ang pinaalala sa akin ng Panginoon. Sobrang maraming bagay na dapat ipagpasalamat sa Lord. Kasi kung titingnan mo, yung lumang buhay, yung dating buhay, sobra-sobra ng pagpapala ang ibinigay ng Diyos ngayon. Amen? Na kung noon yung buhay ay napakahirap, talagang mahirap ang buhay, na ayan na nga na nangangamuhan ka. Dati yung luma kong pagkatao, luma kong buhay, nangangamuhan ako sa isang incheck, sa Q-Mart. Nandun na sasaluhin mo lahat ng mura, lahat ng pang mga salitang hindi maganda, lahat ng mga parang panlalait sa'yo, yun. Sasaluhin mo na lang lahat yung mga bagay na yun kasi alam mong kailangan mo yung ganong bagay. Kaya nung mga time na yun, ako po ay hindi pa marunong magbigay sa Lord. Hindi pa ako marunong magtiwala sa Panginoon. Hindi ako marunong mag-ikapo. Hindi ako marunong mag-tithes and offering. Pero salamat sa Panginoon na napunta nga ako ng KOJF at natutunan ko po yun na nalaman ko dito na ang pagbibigay ay talagang susi ng biyaya, ng pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po, ang Lord, talagang tinitingnan lang niya yung katapatan natin eh. Tinitingnan ng Panginoon yung
puso natin. Kasi minsan tayo, nagbibigay tayo sa Lord, ayun yung parang wala lang. Parang nabibigay ka sa Lord kasi yun ang yun, tukulin natin na ano. Pero hindi natin naipapadama sa Panginoon na kaya tayo nagbibigay sa Lord kasi mahal natin ang Panginoon. Amen? Yun yung kahit na mawalan ka na, kahit na wala ka na, wala nang matira sa'yo, nandun pa rin yung kaligayahan mo, nandun ang kagalakan mo, na masaya ka na nagawa mo yung bagay na yun, yun ang gustong-gusto ng Panginoon na nagbigay ka. Kasi minsan tayo, bilang tao nga, minsan ganito tayo eh, Linggo na naman, magbibigay na naman ako sa Panginoon. Sasabihin natin, minsan, Linggo na naman, ako magbibigay na naman ako ng aking prince sa charts. Huwag po ganun. Dapat po nandun talaga yung kagalakan sa puso natin. Nandun po talaga yung pag-uumapaw na gustong-gusto mong gawin ang bagay na yun. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Pag nakita ng Lord na ganun ka, nako, ayun na yung bubuksan ng Diyos ang durungawa ng langit, talagang ibubuo sa iyo ang pagpapala ng Lord. Ano mo sabi ko nga nung na-quiet time ko to, sabi ko, Lord, napakalayo na po ng buhay namin noon kumpara po sa buhay ngayon. Alam niyo po na ikwento ko na sa inyo na dati kami sumisilip lamang po sa mga gadget, sa mall. Sabi ko, kailan kaya tayo makakabili ng mga bagay na yan? Yung mga malalaking TV na yan, sabi ko, kailan kaya tayo, siguro hanggang pangarap na lang. Sabi ko, eh, siguro hindi na matutupad. Alam mo, hindi ganun ang Lord. Alam mo ba na lahat ng mga bagay na yan, ibinigay ng Panginoon sa amin? At mismo ako na nga, hindi naman po sa pagmamayabang, ako na po mismo yung tumatanggi sa asawa ko na sinasabi niya, ibibili ko yung mga anak mo ng ganito, ibibili ko yung mga anak mo ng ganyan. Sabi ko, hindi, huwag. Kasi sabi ko, makakasira sa pag-aaral. Alam mo naman ang mga ano ngayon. Sabi ko, tama na yung meron lang silang mapaggagamitan kapag sila nagsisearch ng kanilang mga aralin. Kaya alam mo, napakabuti ng Panginoon na kapag talagang ikaw ay nagtapat, nagbigay ng may katapatan talaga ng iyong tithes, offering, yung first fruit. Kung sino pa po yung hindi pa nagbibigay ng first fruit, ibigay po natin. Talagang subok na po yan na kapag nagbigay ka ng first fruit, andun talaga yung pagpapala ng Lord. Nandun yung pagbalot ng banal na dugo sa lahat ng pinagkakamitaan natin. Trabaho man yan, negosyo man yan, o kung ano man yan. Kumbaga, sa ulan, pinapayungan ng Lord yung ating mga pinagkakakitaan kapag nagbigay tayo ng ating mga first fruit. Amen? Ang ating mga plates sa church natin, yung church rental natin, ibigay po natin yon. Love give to the man of God. Maaari sabihin po natin, napakarami naman. Pero, dyan sa maraming bagay na yan, nandyan nakapalong po ang pagpapala ng Panginoon. Nandyan ibubuo sa inyo ng Lord ang masagana, ang biyaya, ang promosyon, ang lahat sa buhay mo. Amen? Gusto lang po talaga ng Lord makita tayo ng tapat lamang po talaga. Tapat lang po talaga tayo. Yun lang ang gusto ng Lord sa atin. Para, kasi alam mo ba na nakikita na natin dito yung promotion ng charts natin, di ba? Hindi ba kayo natutuwa na dati tayo nasa circuit, halos 1.5 lang hindi natin mabayaran, pero ngayon purihin ang Panginoon, nakikita natin lahat ng improvement natin na nangyari sa buhay, sa charts natin. Sana sa pag-angat ng KOJM, kasabay din po tayo doon. Sana kasabay din po tayo na umaangat din po tayo, lumalaki ang binibigay natin, at ang buhay natin po ay pataas ng pataas. Amen? Is kung tayo po hindi nakakasabay, maaaring may problema po tayo sa pagbibigay. Maaaring may problema po tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Kaya po sana sa pagtaas ng KOJ, pataas na pataas, kasama po tayo. Amen po ba? Yes! Amen!
Lord. Sige po, yung umupo tayo at gumikit at panalangin po natin ang ating mga ibinigay na tithes and offering. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat tunay po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng mga pangako mo sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na kami nagpapasalamat sapagkat sa oras na ito, muli na naman po namin, Panginoon, may papakita ang aming pagmamahal at ang aming pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng may katapatan ng aming mga tithes and offering. Lord, maraming pong salamat sa kapatid ko na nagbigay sa oras na ito. Patuloy mo po silang pagpalain. Ano man po ang kanilang mga pinagkakakitaan, trabaho, negosyo man o to, Lord. Patuloy mo silang pagpalain. I-promote mo sila, O God, para makita nila, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tapat at nagbibigay ng lahat-lahat sa aming mga buhay. Panginoon, maraming po salamat, O God. Hallelujah sa salaping na malilikaw sa oras na ito. Tunay po, Panginoon, na ang lahat ng mga ito ay nagagamit sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. At tunay nga, Panginoon, na sa salaping malilikom na ito, Lord, i-multiply mo ito, Panginoon, na higit pa, Panginoon. Hallelujah. Ama, maraming pong salamat sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen.